Nagmission ako sa Pilipinas. Ibig sabihin na para sa dalawang taon, nakatira ako kabilang sa mga Pilipino. Umuwi na ako, at kahit ilang araw ay nalampasan, hindi nabubuo ang dibdib ko dahil damdamin ko na naiwan ko ang malaking bahagi ng puso ko sa Pilipinas. Ngayon, nais kong ipakita sa inyo ang mga kaugalian at tradisyon sa Pilipinas. Higit sa lahat, may kaugalian ang mga Pilipino ng kabaitan. Napakabait ang mga tao, lalo sa pagtanggap sa mga bisita. Habang nakatira ako doon, may isang malaking bagyo at sobrang malakas ang ulan. Habang nagbabagyo, nakibiking ako sa ulan at agad-agad nabasa ang damit ko. May mga libro na dinala ko rin at sila ay naging katulad ng putik dahil sa sobrang basa. Sige, sa kwento na ito, ito ang mahalaga. Huminto ako sa daan, sa ulan, sa harap ng bahay ng isang nanay. Lumabas ang nanay na konti at sumigaw siya sa akin. Oy! Ano ginagawa mo sa ulan? Gusto mo ba masakit? Halika dito! Kaya pumasok ako sa bahay niya kung saan ibinigay niya ang mainit na chocolate sa akin. Ang sarap. Hindi ko kilala ang nanay na ito. Baka sakaling ito ang unang beses na nakita ko siya. Pero kahit ganon, inimbitahin niya ako sa bahay niya. Maraming ibang mabait na tao na aking nakita kagaya ni nanay. May kuturo ang Pilipino sa pagbibigay ng pagkain. Kung dadaanan mo ang tao na kumakain sa pagilid, kahit sino ka, sasabihin nila sa'yo, "Kain po!" Nalaman ko na kung tatanggapin mo ang pagkain nila, medyo bastos yan. Pero hindi bastos kung sasabihin nila ulit, "Talaga, kain po, upo kayo." Sa paksa ng pagkain, kinakain ng mga Pilipino ang kanin araw-araw. Naniniwala ang mga Pilipino na kung walang kanin, merienda lang ang kinakain mo. Kunwari, kung may burger or pizza kayo, hindi siya pagkain pero merienda lang siya. Halimbawa, sa umaga, hindi nila madalas kakainin ang pancake o cereal, kundi nililigay ang itlog at longsilog sa kanilang kanin. Minsan kapag suwerte ka, dibigyan kayo ng kanin na may chinela. Malaking bahagi ang pagkain sa kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Kung may kaarawan, makaroon ng malaking pagdiriwang kasama ang buong barangay. Kapag may party, kailangan ang spaghetti. Kapag may libing, nagsusugol ang mga kapitbahay sa harap ng libing at madalas may sopas para sa mga bisita. Kapag Pasko na o bagong taon, parang hindi mauubos ang pagkain. Kahit mahirap ang isang pamilya, madalas uutang sila upang may sobrahan ng pagkain sa Pasko. Ang isa pang tradisyon sa bagong tao ay ang gawa ng malakas na ingay. Naniniwala ang mga Pilipino na kung maingay kayo, tatakot ang mga multo at aalis sila. Sa araw ng bagong taon, nakatayo ako sa harap ng bahay ko at naobserbahan ko ang lalaki na nagtali ng lubid sa isang metal na piraso ng bubong. Tapos tinali niya ang kabilang dulo ng lubid sa kanyang trike. Tapos nag-ikot-ikot siya sa bike niya, nag-iingay. Para may idea kayo gaano kaingay ang bagong taon, tignan mo ang bagong taon sa Manila. Sige, may isa pang kwento ako. Ako ito, baka iniisip ka, "Jacob, kalbo ka ba?" Sa harap, talaga may buhok ako. Tamad lang ako gumuhi ng buhok. Sa Pilipinas, may dalawang panahon, mainit at sobrang mainit. Joke yan. Pero dahil Amerikano ako at sanay ako sa lamig, pinagpawisan ako sa init ng Pilipinas.
Problema ito dahil kung kilalanin mo ang matandang tao, magalang na magmano o bless. Kukunin mo ang kamay ng matanda at lalapitin siya sa noo mo. Isang kaugalian ito ng mga Pilipino. Ang unang beses na sinubukan ko magmano, pinapawis ako na sobra. Bago nalaman ko na dapat akong magmano, punasan ko ang aking kamay sa noo ko para tanggalin ang pawis. Eksakto ang oras na nagpahaba ang nanay ng kamay niya para manuhin ko siya. Nahiya ako dahil sa pawis sa ulo at kamay ko. Pero tumango ang kasama ko kaya nagmano ako. Tumingin ang lola sa kamay niya, basa na sa pawis, at sinabi niya, "Kawawa ka bata, malamig ang panahon ito. Hintayin mo ang tag-init, patay ka dyan." Salamat sa panonood.